Isang magandang umaga po mga kabutil. Ayan no, bali dadayo tayo ngayon, dadayo tayo ng trabaho. Makikipag radiant tayo. Ayan, may dala na ng radiant si Jack. Buhangin lang yan mga kabutil, tsaka gamot. Ayan yung mga gwapo nating ano, kasama magre-radiant. Jay, tatawa ka na. Sabi mo yan ang pangarap mo. Tatrabahuin natin ano? 19 plus 32 kilo half. Oh, 32 kilos mga kabutil yung tatrabahuin natin. Yan, tara, punta na tayo ng San Pablo. Naghihintay na yung mayari ng maize doon. Tara. Yan mga kabutil, nandito na tayo. Bali, lipat lang tayo dito sa tulay na to. Andyan na yung tatrabahuin natin. Yan, oh, mayroon ng sweet pearl dito. Maganda na yung bunga. Konti lang kabutil dyan. Yan mga mais yan. Alay, dito tayo. Mga kasama natin. Ito yung katas na ito. Dahan-dahan yan. Kabutil lang, tignan mo yung tulay. Oh, ang taas ha. Hindi nilulubog itong tulay natin. Sabi pa kasi. Uy! Sigurado yung tubig mga kabutin. Malalim dito. Ngayon lang ako dadaan dito sa tulay na to. Bagong kabuto ni tatay ito mga kabuto. Ay, yung iba nakakapagtanim ng palay. Dahil may irrigation sila dito. Hindi naubusan ng tubig yan mga kabuto. Areta! Itong berding areta. Yan. Ito pula. Kaya mga kabutil, ito yung sinasabi ko sa inyo na pag may naninira yung mais nyo, halimbawa edad 20 days hanggang pataas na, kung may naninira yung mais nyo mga kabutil, kahit hindi nyo na-spray yan, ganito lang yung gawin nyo. Yung regent na sinasabi ko, buhangin lang siya mga kabutil tsaka prebaton. Utan na idara? Ayan mga kabutil o, buhangin lang siya, buhangin na panggawa ng bahay. Gagawin natin gamot yan. Pag inalo dyan yung pag inalo po dyan yung kininamba, palangyan mo na kini. Pag inalo po dyan yung mga kabutil, yung prebaton at saka yan, magandang yan, magandang nagawa may asing adon timpla pa. Yan yung magandang mga kabutil panggamot sa mais nyo pag may naninira. Tignan natin yung tignan natin yung mga kabutil yung sa kanila just sa tao na tatrabahuin natin. Tignan natin kung yung itsura ng mais nyan. Pag marami sira, papakita ko sa inyo. Na? Yung mga kabutil, start na. Bali, ang ganda ng puti na to. Napatubigan eh. Yan oh, yung mga naninira. Nasa labas na eh. Bago na yung supling niya. Yan, nire-regent yan mga kabutil isa-isa. Ayan. May buhangin sa loob yan. Jay, bilisan mo! Yan mga kabutil. Sumba yung mga sa loob eh. Kaya po, gini-spray mo.
minsan hindi man sila mamamatay. Nasa loob din na nanira. Ayan, pagkita ko sa inyo. Tuwa ko na. Diba? Sa Regent, kayang patayin yan mga kabutil. Mga ganitong klaseng wood. Malambot lang yan. E minsan, pag nag-spray ka, tapos may hangin na ganyan. Minsan hindi tatama sa ano. Hindi man sila makakamoy. Hindi man mamamatay. Iba yung Regent mga kabutil, diretso sa loob. Diretso dito sa talbos niyang to. Kaya kung nandyan naman sa loob yun, pagkakain siya mga kabutil eh, at pati nababasahin yung buhangin na yan, sigurado patay yung uhod. Yan mga kabutil, ang ganda nyo no? Yun, magkakakulay na yan. 19 kilos to. Yan bali, tignan nyo ito mga kabutil, wala na siyang ubod. Diba? Ayun yung naninira o. Tingnan nyo. Sinasagad niya makabuti hanggang loob. Kaya ito yung ginagawa namin. Nalagyan namin na Regent. Sa ibang lugar makabuti, ewan ko kung alam nila to. Yung paglalagay na Regent, no? Yan, kung halimbawa sa lugar nyo, matry nyo to at maganda yung output niya mga kabutil. I-share nyo rin po sa ano, ibang farmers natin para meron silang bagong matutunan. No? Yan. Pwede nyo rin ituro sa mga ano, mga nagtatrabaho nyo. Yan yung isang takot. Isang kurot lang na ganyan. 3 hanggang 4 na puno. Yan dapat ano, yung kada isang puno malagyan para sure ball ng ganyan lang mga kabuti lang. Kahit konti lang yung may lagay dyan, walang problema yan. Kasi ire-regen pa uli yan mga kabuti pag ano, pag malaki na sila, yung papalabas na yung bulaklak. Kaya kung halimbawa may sobra ka na ng regen, huwag mo nang itapon, ikip mo lang. Kasi pag ano mga kabutil, magagamit mo yan. Tulad nito, tingnan mo, wala nang talbos. Kalipas lang ng 3 araw, may bago na yan. Ito pa lang ano mga kabutil, sa susunod, gawin na lang natin ang video. Kasi natabunan na yung dati kong video na ginawa about sa Regent na to. Pero kung masipag kayo, kalkalin nyo na lang sa mga video ko. Maganda to mga kabutil, itong ano na to. I think itong practice namin to, may git 20 years na namin ginagawa pagre-regent. Kasi maganda nga siya mga kabutil. Sure ball na mamamatay yung ano. Sure ball na mamamatay yung wood. Lalo na kung maganda yung pagkatimpla mo. Sa susunod pag sa atin, pagkita ko sa inyo mga kabutil kung paano yung paggawa. Pero meron tayong naka-upload na video about sa Regent na to. Yan, pinapakita ko po sa inyo to mga kabutil para meron kayong basihan kung maganda nga ba o hindi. Kasi dito sa lugar namin, halimbawa to, San Pablo pa to mga kabutil, 2 baryo pa yung dinaanan natin, San Agustin, San Roque, tas San Pablo. Ginawa pa tayong mag-regent. Gawa nga ng maganda tong gamot na to. Tulad nyan, tingnan nyo. Pupod na. Yan pa. Pero Regent lang katapat ng wood na yan. Necho. Yan o. Si ano, si Layaw. Pare, ayos ka na. May bagal na ako, tatalwin na ako ngayon eh. Sabay si Jingyan ka paro.
Oh, hindi akong bali ng brano ng pulido ang po ka na. Lampok kayo to? Yan. Yan, kabutil. Dalawa, dalawang banos. Tsaka ito na lang, konti na lang. Yan. Buti na lang, nagsama yung panahon mga kabutil. Oh. Walang init. Maangin-angin pa. Yan, bali... Sa mga magtatanong po pala about sa ano dito mga kabutil, yung sahod. Ang laban namin dito sa lugar namin mga kabutil eh kada isang kilo, 100. Kahit ilang kayo magtatrabaho nun. Bali ito, 19 kilos. 19. Tapos, libre pagkain. Kung anong oras nyo matapos. Halimbawa, kung lima lang kayo nagtrabaho dito, tapos inabot kayo ng tanghalian, lilibre niya ng tanghalian, tsaka merienda. Ganyan po yung laban namin dito. Kumbaga parang parkosuelo mo lang sa mga magtatrabaho mo. Pero kung gusto nyo ng arawan mga kabutil, halimbawa 19 kilos, kukuha kayo ng 3 katao. Arawan nyo, pwede nyong bayaran ng 400, libre lahat. Kahit matapos nila ng after magtanghalian o kaya mga alauna, alas dos, 400 pa rin yun mga kabutil sa arawan. Ganun po yung ano, yung laban pag ganyan na nagpapatrabaho sa bukid. Do, so, tala medo. Itong mato. Banto ko na yung tapama. Yan mga kabutil, bali ito palang mais na to. Sweet pearl lang yung ano doon, dalawang banos. Bali ito. Ano na, ramgo. Ramgo yung ano, yung ramgo nga ba? Oo, ramgo yung tanim natin dito. Yung tanim ni tatay pala, yung nagpapatrabaho. Bali, yan lang yung buto namin na available eh. Sweet pearl at saka yung sweet pearl F1 at saka yung ano, ramgo fortune na F1 din. Pero maganda, maganda yung ano niya mga kabutil oh. Tapos, yan. Yan yung alaga ng atarasin mga kabutin. Yan yung dito sa amin. Uso yung pag-spray namin ng atarasin. Halimbawa yan, pumunta kami dito, may dala kami kaninang dalawang box na atarasin. Dinala naman namin dun sa isang pabuto ni tatay dito. Bagong tanim yun. Siguro mga ganyan na yung mais niya. Mag-spray na siguro siya. Kaya pinadala niya. Pero mas the best pa rin yung ano, 12 to 15 days mga kabutil. Dun ka mag-spray ng atarasin. Yan o, meron naman bagong gawa. Napatuyo na. Tuyo? O siya yun? Mas maganda mga kabutil yung tuyong tuyo. Pag nabilad. Hindi pa siya ano. Hindi siya... Ano ito? Maksaya. Kasi pag ganyan mga kabutil, madikit eh. Pagbasa. Kahit kasi konti lang yung malagay dyan. Kapag nabuburan mo na ng konti, hindi napapasukan ng uod yan. Aabuti na ng lalabas yung bulaklak. Bago lumabas yung bulaklak mga kabutil, i-regent nyo uli. Wag nyo pong anuin na yung iba siguro pag palabas na yung bulaklak, doon sila nag-i-spray. Yun, ayos rin po yun. Pero kami, hindi namin ginagawa yun. Ang technique namin, bago lalabas yung bulaklak, ini-spray na namin. Dinalagyan namin na regent. Para ano mga kabutil, yung paglabas niya ng bulaklak, wala naman inira. Walang magpupugad dun sa mismong bulaklak ng mais. Kasi, andun rin yung ano ng bunga eh. Kumbaga, andun rin yung buhay ng bunga. Pagsira yung bulaklak niya sa taas, mga kabutil, hindi rin lalaki yung ano, sa loob. May itong niya yung kaya ba? Ha? Ganun po yung ano namin dito, technique. Yan, dito. Maganda sana dito, mga kabutil. Sa mais na to, may spray ng polyar no? Tulad nyan, nasobrahan sa patubig. Lakas ng tubig nila eh. Ayan, no? Di naman ano yan mga kabutil eh. Hindi man makina. Sapa, yan ang irrigation dyan no? Kaya ang ganda ng ano nila. Ang ganda ng patubig nila. Yan, sasarado mo lang oh. Diretso na sa mais mo. Hindi ko muna kailangang magbayad pa ng ano, diesel.
Yan mga kabutil, terbang muna tayo. Kakain na rin. Yan, kain na mga kabutil. Sarap ng ulam natin. Corn beef, tapos ano? Yan tara. Corn beef, tsaka itlog. Yan naman. Kain naman kabuti. Garigal. Ngilig-gil naman po. Bawin na bro. Carbon technology yan. Wow. Mag-gas-gas tayo kaya kayo. Dara-dara ko pala eh. Hey, shout out. Sa process. Shout out kay Maika. Pinapa-shout out ka ni Ocho. Shout out sa girl ni parang process. Nandito siya o nag-ihirap. Tapos iniisip ka. So yung po mga kabutil no, bali yan natapos na natin. Anong oras na ba? Last juice na. Last juice na mga kabutil. Kakatapos lang natin. Bali ibubukod ko na lang yung video natin dun sa pupuntahan natin ng San Pesto pa sa Matabig, yung unang tanim ni na Bapong Kiko. Napapandyan dyan yung sa kanila. So special natin mga kabutil, puro puti yun. Tingnan natin kung maganda, maganda daw yung mais nila sabi nila. Yan bali, dito ko na muna tatapusin itong simpleng video na to, no? Hopefully meron po kayong natutunan sa part ng video na to. Yan, maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Ingat and God bless po.